Alright mga kamukil, time check. Snowy B, mga kamukil, no? 9:40. So, ngayon ang schedule namin magbuhos mga kamukil. Kahapon sana yung kaso grabe yung ulan, walang tigil yung ulan kahapon, no? Umaga, madaling araw pa kahapon, no? Nang Miyerkules o Huwebes, hanggang naghapon, hanggang naggabi, ulan pa rin, no? Kaya hindi natuloy yung pagbubuhos namin. Ngayon mga kamukil, tuloy yung buhos namin. So, ano-ano ba yung mga dapat suriin ng isang contractor o foreman kapag nagbubuhos na, no? Lalo na kapag kasi kantor. Right? Okay, mga kamukil. Unang-una mga kamukil, yung pinakauna natin gawin, check muna natin kung may plano tayo. Tingnan natin mabuti sa plano pagka tapos na lahat yung trabaho mga kamukil sa bubuhusan natin. So, yung pinaka-uunang i-check natin, itong mga bakal, no? Pero itong bakal mga kamukil, tapos ko na itong na-check. Ang isusunod natin, itong mga linya ng electrical. Ayan. Tingnan natin mga kamukil. Ayan na yung mga linya ng electrical. Ayan. Kumplito na to. So, ako mismo yung nag-install nito mga kamukil, no, na pag nag-install ng electrical, nandyan talaga ako. So, kumplito na itong electrical. Check na to. Tapos, yung mga pinakatandaan mga kamukil, lalo na pag may balkoni, yung mga floor drain. No? Floor drain, check natin. Yung mga size ng PVC na ipapagamit, kung ano yung mga size. So, sa balkon ito, dalawang floor din nakalagay sa plano. Dito siya nakalagay. Okay. Check. Sa kabila, mayroon na din tayo. Check. So, ito mga kamukil, sa downspout to, no? Itong PVC na kikita nyo. So, madalas mga kamukil, ito yung pagtatalunan, no, ng mga manggagawa o gumagawa. Lalo na pagdating sa mga plano. Ito, no, may plano to. So, ito yung nakalagay sa plano. Ito mga kamukil, madalas sa iba, pinagbabawal itong mga ganito. Yung ibabaon yung PVC sa puste, no? Kasi yung una, yung strength ng puste, makukuhaan siya. So, kasi nakalagay siya sa plano mga kamukil, invisible, no? Walang makikitang PVC pagdating sa second floor. So, dito nilagay ng engineer. Dito siya nakalagay para malinis, no? So, nakakompute naman yan mga kamukil kapag ka-engineer. So, wala tayong dapat pangamba dyan. So, comment na lang kayo mga kamukil kung ano yung mga kuminto nyo. And then, yung huling gagawin natin mga kamukil, pagdating sa mga CR. Ito may nagtatanong pagdating sa CR, no? Bakit walang CR daw sa second floor? Sa plano mga kamukil, wala talagang CR. So, ginawa na lang namin ng CR dito. Kasama yung may-ari sa pagplaplano namin dito. O, yan. Ginawa nga Master Puwit kanina. Ngayon, yung pinakakulang dyan mga kamukil, yung tubo, outlet para sa dumi, para dun sa toilet bowl at saka supply ng tubig. Yan na lang yung pinakakulang. Okay. So, tapos na tayong nag-check dito sa taas. Ngayon, pangalawa natin gagawin, i-check na naman natin sa baba yung mga gamit kung kumplito na ba tayo. No? Baka kasi okay na lahat dito. Pagkatapos, pagdating pala sa baba, eh, dun tayo nagkakaproblema. So, check natin mga kamukil. No? At pangatlo mga kamukil, yung pagpaplastada ng tao. No? Ito yung pinaka-importante. Plastada ng tao. Tapos, mayroon pa tayong pang-apat mga kamukil no, pagdating dyan. So, mamaya malalaman nyo. Okay, nandito tayo sa baba mga kamukil. Pagdating sa baba mga kamukil, ito yung pinaka pangalawa nating i-check. Madalas ito mga kamukil, ito yung pinakaunang i-check, no? Pero sa akin, kadalasan talaga, pagka ganito, ito yung pangalawa kong i-check. Itong mga scaffold natin. Sakto na ba siya sa mga brace? Hindi na ba siya kukulapse kapag magbubuhos tayo dito? So, ayan, kailangan i-check din natin itong mga kamukil, no? Yung pagka-brace nito. Ayan. So, chinik ko naman ito dati mga kamukil. At may kulang nung una kong check, kaya dinagdagan nila Master Bunny nung Miyerkules. So, ito yung trabaho nila. Check natin yung mga puste. Ayan, no? Kung napapansin nyo, basang-basa yung ating mga purma mga kamukil, pati mga kahoy. Dito sa baba. Kasi yung ulan dito sa damang mga kamukil, grabe. Walang humpay na pag-uulan. Sana lang ngayon mga kamukil, hindi tayo abutan ng ulan. Okay. Check to dito mga kamukil, no? Yung ating mga scaffold. Walang problema. So, pangatlo natin i-check mga kamukil. Itong mga equipment. Kumpleto na ba? Ano-ano yung mga dapat kailanganin kapag magbubuhos tayo, lalo na pag second floor. Right? So, unang-una, buhangin. May nakasako na kaming buhangin. Simento. Check na. Ito yung graba. Buhangin. Mixer, pinaka-importante mga kamukil. Pangalawa, si ito, timba, no? Hindi masyadong ano to mga kamukil, pero ito yung pinaka-importante kapag second floor yung bubuhusan natin.
lalo na pag hindi mga pump creek yung gamit natin, ganito lang na estilo. So kailangan meron tayo dito. Asa naman tong duhaan eh, napay duhaan eh. Ay, turawi oh. Lastar to derbi. Okay. Pangalawa mga may kulang pa dito mga kamukil, pero kami hindi na kami gumawa no. Yung kahon na gagawin natin no. Yari sa plywood at minsan sinasapinan pa ng plain sheet. So ito sa amin, hindi na nasa gilid kami ng kasada. May naglalagay na lang ako ng ano doon. Warning device no. Ayun oh. Para malalaman kaagad na may nagtatrabaho dito kasi paliko dito mga kamukil. Oh, ito yung ano niya. Oh, tubig. Check natin. Okay, meron na tubig, ito yung supply niya. So yung kulang mga kamukil, yung nalang sa CR no, matapos abangan yun. So panghuli natin i-check mga kamukil, yung pagkain ng magtratrabaho. Kinsay mag-operate aning mixer? Ah, si Idol Ray, ikaw Dridol. Ah, sige. Kinsay may kabalo mo operate ani? Ah, sige, si Anok. Kaya ni Manok? Ikaw Del? Ah, sige. Sige, ikaw Dridol, mixer ka Anok. Kaya na. Ha? Ah, gaan rin na kayo. Basig, musuka ka. Sige, sige. Tapos mga kamukil, yung pagkain, check natin. Importante yung pagkain mga kamukil no, nang magtratrabaho. Kasi mabigat yung trabaho. Mr. Cocinero, anong balita? Sa radyo at TV. Mauran lang nung agani mong kanon? Hindi ba? Ano man yung isaw? Ah, kulang na ba? Kulang pa na. Huwag kayo balhin ano? Diri ang gulay o mag di ang sudan ron. Oh. So, bili tayo ng ano mga kamukil. Ulo ng baboy yung hinahanap ko. Kahapon may nas ano na ako. Pero ibalhin lang rin kanon uban let sa. Ngayon ba? Oh, pwede ba lungagan? Oh, lungagan isa. Ibalhin to diri. Oh, kulang na. Ganyan daghang kanon balag manobra. Di lang makulang. Tapos hanap tayo ng paan ng baboy no. Yun yung ating titirahin ngayon. Sasabaw natin, ilalauya. Okay, check na lahat mga kamukil no. Umpisa na yung pagbubuhos, yan o. Tropa. Okay. I-plaster natin mga kamukil yung pao no. Ikaw Del, asa man ka Del? Sinim to. Dawata sa bay. Bay. Dawata sa dawata. Yan. Ito siminto, i-plaster Del, daan Del. Nakay pang abri. Manay tirada. Okay, kutsilyo na din, kutsilyo din. Del, kutsilyo. Di na madali yung nana. Pila mo kabuk na ram. Pila mo kabuk. Dili, napa tong mga skill. Tabang mo turun dia. Ah, naugi dia. Naug, kuan rana dia. Lima rana katau dia, lima, lima. Lima katau, lima. Titing sa ingay patindog na sa ito abang. Oo oh, nya ilubong na sa flooring, kuan na ng flooring. Wala ka palit og fittings. Okay. Si Dildil di ano? Naitig bula do ang magabante. Asa mga bula dol? Adel kay na pa mga balas no, mausan nitong unahon. Dito sa balas eh. Basta magbukdo. Ila ka balas ni? Kuan ka balas? Tulo ka balas. Duha aning graba, isa ka siminto. Siminto. Oo. Duha ka graba, tulo ka balas. Oo. Di andar, andar. Tanaw na ay ay ayos sa tunol sang tubig dito. Banwasan sa tubig dol. Oh, kana tanan. Banwasan. Anang flooring. Gi tubig sa tubig, tubig. Kam dito kay. Ay, apo na dapat diyan. Oh, ispat. Dito. Andar na nog? Hapit. Ay, hapit mo andar nog. Kung saan mo, taguritan. Andar na. Alright, alright. Alright, alright. Alright, come on guys. Shut up tayo na sa taga-abdaw. Oh, mga taga-abdaw, mga kamungkir. So, PM na mo rin mga kamungkir. Napa tayo mga kamungkir. Dagger ta kamuang.
Oh, shout out oh, pag shout out. Ah, shout out ako ang mga taga-Sigamoy karon. Awan mga trabaho, ani na mo dire. Right mga kamugil na. So bumili tayo ng pang-ulam mga kamugil para dun sa ating mga kasama nagtatrabaho. Sabaw mga kamugil, ito. Kumbaga sa Bisaya mga kamugil, lauya, no? Kaso lang. Walang paan ng baboy. So pork chop yung nandito, yung available. Yung lang binili natin. Ito, pantanghali ano. Tapos may ang kunti mga kamugil. Meron tayong pang-merienda, no? Para sa nagtrabaho din. Ito yung pinaka-importante kasi pagkain. Okay na, let's. Sige. Oh, yan na, lahat mga kamugil. Saging. Yan yung saging. Apil na saging. Apil na ni? Hindi, apil na nani. Maula pa. Sa. Ha? O, oh, sige. Okay. Yan na. Kompleto na yan mga kamugil. Pangatanghalian. Thank you, mama. Right, mga kamugil. Tingnan natin kung okay na ba no? Yung lastada ng trabaho. Yan yung ating binubuhusan mga kamugilo. Tapos dito sa baba yan. Right mga kamugilo. Yan o. Merienda. Yan. Juice. Ang daming juice. Thank you sa may-ari ha. Sige mamaya na yan ma'am. Diyan lang. Ako na magligpit. Yan. Pati kay ma'am Glyza. Sa lahat no. Ng Dim family, thank you. Napaka-supportive sa pagtatrabaho namin dito mga kamugil. Yan sila mama. May papansit sila, sponsor nila to. Tsaka tinapay, ang daming tinapay. Hindi naubos namin. So marami kami dito mga kamugil. Itong lahat na nandito, yung iba nito, doon sa project natin sa Tagum. Matapos to, bukas, sa Tagum na naman kami mga kamugil. Kasi ayoko munang magtibag dito mga kamugil while hindi siya abot ng 3 araw. Pagka maabutan siya ng 3 araw, so pwede na akong magpatibag sa mga karapat-dapat na tibagin dito, no? Dito sa ating pader. So medyo mapadali na ito mga kamukil. Ito lang yung pinakamatagal, itong pagbubuhos. Okay. Thank you sa pamirinda, no? Ma'am Glay, thank you so much. Right mga kamukil, time check, alas 5, no? So tapos na kami magbuhos mga kamukil, no? Nag-umpisa kanina, 9:40. Hindi na nang halian. Tapos tuloy na naman. So, sa awa ng Diyos mga kamukilo. Thank you Lord. Tapos na sa pagbuhos, yung project namin. Okay. Pala yan na yung tropa mga kamukilo. Tatapos lang. Pati paglinis, tapos na. So, mamaya mga kamukilo, akyatin natin sa taas. Tingnan natin. Ayan. Ito yung purma sa taas mga kamukilo. Yun yung CR. So, mula dyan. Ayan. Yung mga dowels natin. Kompleto na yan. Electrical. Floor drain dun sa balcony. Napapansin nyo dyan mga kamukil, may nilagay kami tubular. So balcony dyan, so dapat naka-elevate yung flooring natin dyan ng 1 inches yung nilagay naming elevation dyan mga kamukil. And then pagpapatungan pa natin ang tiles yan, so magiging 2 in 1/2 or 2 inches yung pinaka-finish natin dyan, no? So minimum 2 inches or maximum natin 2 in 1/2, no? Okay. Ito na yung pinaka-purma niya mga kamukilo dito. So within 3 days mga kamukilo, hindi ko to, wala muna akong gagalawin dito. So bukas yung mga kasama ko, oh, decision na nila yan kung mag-duty sila bukas. Pero sa Tagum kami lahat, no? Dito Monday yung resume namin dito, Monday. Kasi yung titibagin na naman namin mga kamukilo, yung mga beams, titibagin kong mga beams na to yan. Tapos dito gagawa ng beam papunta dun yan, papunta dun. Tapos
sa taas ng beam, magpapile tayo na hanggang dito rin, no? Pantay dito sa flooring na to. Yung ipapatong nating file sa taas ng beam, no? So magiging ano siya. Dahil dito banda makamukin, may bubong to, pero magiging invisible roofing siya. O parang magiging typhoon roof siya, no? Kung baga. Tapos may canopy sa labas ng walling, no? May canopy. Hindi nakikita yung bakal. Mapapalitan niya ng railings, mga kamukin, no? Yung design natin sa bakod na 2x3 yung gamit, ganito gagamitin. Lahat ng tubular nito, mga kamukil, itong dating tubular dito, gagamitin natin dyan. Pan-design. Lahat, pati dyan. Ito yung pinaka main gate. Dito, walang bubong yan. So, yung ilalagay natin dyan, yung crack, no? Crack ng mga bato. O crush, no? Yung dumaan sa crusher. Yung pare-pareho yung laki niya lahat. So, ito na yung pinaka-purma, mga kamukil. Yan. Ano? Salamat, no? Kanina umuulan-ulan na naman, no? Nagbabadya na naman yung ulan kanina, o tumulo talaga yung ulan pero saglit lang at hindi gaano kalakasan, kaya napatuloy namin. O ngayon, mga kamukil, no? Madilim na naman yung panahon, no? So mamamayang kunti, mga kamukil, tatabunan yan itong mga part na hindi na sakop sa tulda natin. So lalatag natin itong luna na to, yan, palibot, para kapag umuulan siya hindi magbubutas-butas itong bubong natin. Okay. So pagka ganyan, mga kamukil, yung itsura ng ating flooring bago pa lang papunta na, no, binibigay na nyo yung compression ng konkrito. Kaya bawal ng apakan dyan. Huwag na nating apakan. Kumbaga, huwag na nating i-disturb yung pagbigay ng tibay ng konkrito. O kapag aapakan pa natin yan, mga kamukil, magkakaroon na yung compression ng concrete, madidistract natin. So ganyan yung diskarte namin bawat flooring, no, sa second floor. O hayaan na lang yan, mga kamukil, no. Kapag itatiles yan, so dyan na naman yung dyan natin mapapalabas yung ganda ng flooring. Right, hanggang dito na lang, mga kamukil. Maraming salamat sa inyong panonood. Thank you.